pangti din ang korang pa dyan. Inedit ko nga ko iti magayon kung kada okay na dyan legal segment napili lang nga huwag lang pahuhuli sa mga nindagan yung salopi na dapat ay para sa mga pobre. Ang ikaw ay nabisto ni Oji, ikaw ay may kalalagyan sa kanyang dinidiren sa ham. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, dito lamang sa Himpilang Mapagmahal, DZCB 684. Sa talapihitan ng inyong mga radyo. Ang tonomian po na ang singer mo na. At ngayon, narito ang inyong angkor mo, Oji Herrana, dito sa Dinidiren sa Ham. Buena mga kaibigan, sa magandang-magandang hapon po sa ating lahat. Muli sa mga inyo, ang inyong pinakahihintay, pinakagigiliwang programa tuwing alas 5 kagalas 6, ang ating programang sumbungan at tagapagtanggol ng ating mamamayan. Maraming salamat. And of course, ay sa ating mga viewers, listeners around the world, samang kayo sa lapalop ng daigdig, good day. Sa ating mga local na viewers and listeners, magandang hapon po. At sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, mga NPH, EPLA, magandang hapon. Palagi ang bati namin tatlo sa inyo upang sa ganon ay mapanatili natin ang kapayapaan. Ika nga, kapayapaan ang siyang susi. Tuo sa pagunlad ng kanayunan o ating bayan. At makakasama pa rin natin ng ating dalawang Asia Anchor, si Kain Tuememan at si Jun Acosta. At nandito na sila, bati na Jun. Yes, magandang hapon muli. Isang magandang hapon ng Lunes, mga kaibigan, na 20 na po sa buwan ng Setyembre 2021. Ngayon pong hapon ito, ang aming hangad sa inyo ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang inyong abang lingkod, Jun Acosta, ho. Aha. Kaks. Bakit? Kaks. Ikain to, kaks. Okay. Sa lahat po ng ating mga tagapagdating ng ating programang Diretsyan, upo ay bumabati sa inyong daming paingit at kapagpalayang natin. Okay. At sa mga tamaliman ng tamang protocol sa thank you. Sa mga hindi, walang thank you. Anyway, mga kaibigan, hindi ka nga. Sa mga ganitong panahon, kung saan parang tuliro ang ilan, may habang nga nandyan yung vaccine, marami ang nagsasabi, kaya mo na. Habang nandyan yung mga biktima ng COVID, maniwala ka dyan. Mga ganun ba? At wala nang namamatay, kundi lahat ay COVID. Kung napilidang ano, one hour mo ito, Bijay, sub-test ka COVID. What is dato, Sen? Pinatay ti sa baling sa sakit? Wala nang dato. Kapag namatay ka sa pneumonia, hindi related COVID na yan. Pag namatay ka sa drowning. Pag namatay ka sa drowning. Siyempre, swab test pa rin. Hindi na, drown ka sa COVID. Mga ganyan ba? Laki ng pera yan eh. Laki ng teteng. Kayo mga demonyo. Kayo mga mga kabakavu. Tatole na kapobobrera. Si kabungo mga kabakavu. Walang puso't balung-balunan. Sana singilin na kayo ng tadhana sa mga ganyan. Naghihirap ang taong bayan. Meron lang sumasasa. Taking advantage of the weakness of others. Hello, ye. Oo. May isang nabatay dyan sa tulayan. Oo. Nabatay sa high blood. Oo. High stroke, ha? High stroke. Okay. Hoy. Pagkatapos, ayaw nilang ipalibig. Pinaswab test muna. Oo. Kaya sabi, ang resulta, positive. Saan naging positive yung high blood? Ayan, pinalipi ka agad. Anak ng teteng, oh. Sabayaw yun. Darin, sabayaw. Ewan natin kung paano na ito. Hello. Okay, sino po? Hindi ba sabi nila, pag may mga COVID cases, na nakita nila sa isang area. Ganyan na lang tag. May ino naman na COVID sa tulayan. May ino naman na COVID At kapag meron na quarantine, ang sarap ng mag-compute ng financial statement para i-submit sa PhilHealth. Anak ng teteng, oo. Ang sasarap,
Tapos pag humingi yun ng kopya yung kliyente, di makapal eh, wag na. Nagmantiting kayo, oh. Ganito na nga, naghihiram taong bayan, meron pang mga ganyan. Ganito na naghihirap na ang pamumuhay ng tao. Dahil dyan sa mga tinatawag na community quarantine na kung saan ay nakakaroon tayo ng tinatawag na economic ano yung mga paghihigpit. O paano ngayon? Hindi lang natin ano na, hindi na tayo bigyan ng konsiderasyon ng ilan sa atin. Kayo dapat na magbibigay ng konsiderasyon. Eh wala namang konsiderasyon na binibigay. Ang nakakatawa di. Oh. Kasalukuyan pa lang ang pandemya. Oo. Ang national offices natin, wala na yung presidente. Oo. Wala na sa utak nila kundi politika. Ayan ang mahirap eh. Kaya marami nagsasabi, I'm going back to my definition. And statesman, ang statesman kasi mga kaibigan, ang nasa isip niya yung tao, yung kanyang bayan, at saka yung future ng kanyang mga kababayan. Pero ang politician, iniisip niya yung sarili niya, saka yung next election. And therefore, alam na ninyo, kapag election lang tinitignan, at ang sarili niya, atrapo yan. Tapos sa club, G, Facebook, ang presidente, ang parang abogado ng mga sindikato. Ang abogado siya. Oo, yun so, ang mahirap eh. He's not supposed to defend. Oo, oh, yan ang mahirap eh. Kung defend to. Mag-abogado ka pa sa ano? Let it, sabi mo na lang. Para lang kayo dyan. Ako po ay mag-inhibit ng ano-ano because that, those are cabinet secretaries. Pero hindi, yung baka pa, baka criminal involved sa hindi, ang sabagay, yung investigation ng International Criminal Court, it is 2011 to 2013. Nung wala pa siya. Anyway, mayroon ata ka pa na MC yun. Okay, tulad ng sinabi ko kanina, kasamang Oji at kasamang Intoy, nasa linya na po natin ang Penro Officer, si Attorney Ismael Manaligod ng DNR para makapanayan po natin at siguro makuha na rin natin ang kanyang pahayag hinggil nga dito sa pagpanawa ng isang opisyal dyan po sa Senro Apare, si Senro Ilarde Biernes at ganun na rin doon sa mga issues na nais nating malinawan. Nasa linya na po natin si Penro Officer Attorney Ismael Manaligod. Magandang hapon po, Penro Officer Sir Manaligod. Magandang hapon po, Dani Nat, at mga Kaya. Apo, kasama po natin si kasamang OJ at si kasamang Intoy. Pedro, dahil sa lang po nating makuha muna ang inyong mensahe siguro dun sa nangyaring pagpanawa ni Senro Officer Ilarde Biernes, sir. Maraming salamat po kasamang OJ at kasamang Intoy. Kinalulungkot po ng buong panuntunan at buong Department of Environment Natural Resources Region 2 family, lalong-lalo na po sa Pedro Cagayan and Centro Apari, ang pagpanaw na si CNR officer ng Apari Cagayan na si Engineer Ilarde Biernes sa mga punto na umaga due to complications of COVID-19. Napakalungkot po na balita at kami po ay nagluluksa sa hindi na sa pag-panaw ng ating kasamahan po. Kaagad niya na din po yatang na-cremate kahapon, Penro? Opo, maayon po sa ating COVID-19 protocol ay nabuti po ng pamilya ni Senro Ilarde Biernes na ipa-cremate po at kanyang mga labito. Okay. Eh talaga bang COVID yan na attorney? Na COVID ba talaga siya? Opo, noong pong unang linggo ng Setyembre ay sa pag-field at pag-field work din po ni Senro Biernes ay
napansin po ng kanilang ka-opisina sa Centro Pari na medyo nagkatrandado po. At eventually po ay after a week ay naging masama po ang lagay ng kanyang kalusugan. Siya po ay na-confine sa Dasam Rural District Hospital. At doon po siya binawian ng UI. Attorney si Oji Hirona ito ano with the untimely death of Engineer Elarde Viernes, sino po ang OIC ngayon sa Apari? Opo, dahil po sa hindi pa rin po kami maka naglulog sa kapo yung opisina ay pinalaga po muna namin ay aking charge sa Centro Apari para hindi mo maantala yung serbisyo publiko ng Centro Apari kasi napakaluwang po ang kanyang jurisdiction, 11 municipalities po ating third at may ilang portion sa second district of Cagayan. Kaya po ang in-charge ngayon ay si Borrester Marvin Diang at pamantala ng isang linggo habang nagdedesisyon po ang ating regional office at national office kung sino po ang itatalagang OIC ko na Centro Apari po. Attorney, the whole building now is under disinfection. Since first week na September po, naka-skeletal force lang po tayo sa Centro Apari. Kaya po, nanawagan na kami kaagad through social media and through our hotline na wala po muna masyadong transaksyon kamis na face-to-face po kasi hindi lang po si Centro Viernes ang nag-quarantine during that time. Meron po tayong sampu na natamaan na kay Kuyado in one loco sa Centro Apari. So yung mga iba po ay kasalukuyan po nagpapagaling at naka-quarantine ga isolate sa kani-kanilang mga bayan ko. Kasama ng Intoy? Okay. Okay, June. Yes. Attorney, siguro maiba. Anyway, condolence po galing sa diretsahan ng attorney to the family of the Department of Environment and Natural Resources Regional Office Number 2. At since Disyembro is under the pen, condolence po, no? Attorney, maiba tayo ng ano, ng concern. Kasi meron pa rin nagte-text po sa amin na attorney. Siyempre, wala kaming ibang pagbatuhan ng mga tinetext kundi sa iyo, Pedro. Dahil na siyempre, ang Senro ng Tugigaraw, isakop niya yung bayan na inireklamo. Ang tanong po, bakit nakakalusot pa rin daw ang mga kahoy galing po sa Lagong Piña Blanca? Sa ngayon po, pamahiging nating pakikipagtulungan with DMT and other law enforcement agencies. In the past months po, wala po kami masyadong sightings or apprehension sa Lago. Yung nakaraan lang po, in a few days ago, yung sakibal portion, pero hindi ko kalakihan kung parang last year and the other year. So, gusto ko lang pong kung pinawin na sa Lago Piña Blanca ay maiting po yung kampanya natin dyan with the TNT. In fact, meron po silang outpost na scene Piña Blanca dun sa labasan po ng Lago. Kung may mga reported naman po ay kaagad po natin na sinasapak yung ating mga forest protection officer or bantay gubat, mga forest ranger sa mga tips. So yun po ang kagandaan ngayon at may mga tips there na po tayo na natapot walang signal po dun na kasamang Indoy. Wala pong signal dun. Lumalabas po yung mga tao na pipip at mag-check either sa diretso sa amin or dun sa hotline ni Governor Mampat Sumbong Kaidog. So agad po natin i-respond yan. Attorney, we received information that a few days ago or 2 weeks ago, you made some confiscation in Barangay Manga. Sa may bandang to. May mga confiscation, mga song lumber doon.
Ano po, katanungan nyo lang ang attorney, kung bakit hindi naririnig ng ating mga forest rangers ang keso na nagtitis-tis ng kahoy sa kagubatan. Sir, kasi ulit po. Mangga po. Barangay Mangga po. Barangay Mangga. Ganito po, attorney. Doon sa may Barangay Mangga, merong mga some lumbers doon. Bambang, ano? Sityo Bambang. Sityo Bambang. Ang problema po dito, ang tanong ng ating mga kababayan, bakit hindi ba naririnig ng ating mga forest rangers ang tunog po ng mga chainsaw na nagtitis-tis na mga yung na mga tuson lumbers? Ano po talaga? Kasi yun ang katanungan nila eh. Sagutin ko po yan. Tama po yan. Ganito po yan. Ang mangga po hanggang sa Boro, doon po sa mangga, Lapien na yung kalapit na bayan. Ang pagtitis-tisan po nila dyan ay halos isang araw na lakaran po. Hindi na po yan sa baba, sir. Doon na po sa one-day walk at binababa na lang po sa may daluyan ng tubig na naka-fitches or naka-lumber na. So, gusto ko pong linawin sa geography natin sa Lago na hindi na po naririnig yung pag-tis-tis nila sa taas kasi po papaanan na ng Sierra Madre na lang po ang merong natitirang kahoy dyan sa kasamang palad. Yan po yung pinakaarabaw lagi nila ng isang araw na binababa. So, yun po yung nangyayari dyan. So, yung ating patrol officers ay kailangan po pumasok doon sa area na yun. At sa kasamang palad po, dahil sa limited number natin, hindi natin mapatrolya yan ng continuous. So we are relying on tips and yung kapag binaba na po at kung itinatago nila yung mga tao dyan sa malapit na sa mga daan na kung saan kung may kung meron pong nag-o-order, doon na lang po nila sinasakay sa mga van, ganun po. Yan po yung MO nila, modus operandi nung last year or 2019 or 2020 na nagkikita namin na naka-preposition po yung mga nakistis na ayon sa ino-order ng mga foreman. So yung mga nagpuputol po sa kasamang OEM, kasamang Enjoy, eh doon na po sa malayo na sir, hindi na po sila nag-distis sa pinakababa po. Aha. Okay. One time kasi, attorney, Intoy and me were able to talk sa Philippine Army and they are very much willing to help DNR personnel, especially itong mga tinatawag nating forest rangers. Kung ganun yung kalalim ng problema, they will go as well as deep na solution to that problem. In fact, congratulations nga during the time of Mayor Marlin Julia Taginod and now the Vice Mayor. Ang sabi niya noon, ibalik natin ang dating kaya-ayang anyo ng ating mga kabundukan at kagubatan. Natin, ibig sabihin, she includes himself or herself, I mean. Pero siya lang ang not even Baggaw, Patung at that time, hindi siya nagbigay ng remarks na ganun, it's only Mayor Taginod. Kaya yung kanyang pag-amin na isa rin siya, at least. And then, when meron pong tinatawag natin ng yung GP25, yung tungkol po sa green na reforestation ng DNR, yung Piña Blanca po ay talagang sumuporta po sa programa ng reforestation. During the time of the Vice Mayor na the then Mayor Marlin Julia Taginod and pati itong anak niya na ABC President. Alright, medyo nakat na yung signal ni Senro Manalikod, pero nasa linya na natin ulit kasamang OG, go ahead. Sige ko muna, si Kaintoy muna before I'm going to continue my question. Attorney, I hope you will agree with me. The charcoal making is more destructive than arabaw logging. Hello, attorney. Hello po. I hope you will agree with me if I say that charcoal making is more destructive than arabaw logging. Ano po yun? Yung charcoal making. Charcoal making po is more destructive. Gawin natin ng context yan kasi yan po ang study ko po sa Development Academy ng Philippines. Yung charcoal. So tama po kayo na
destructive po yan kasi pati maliliit na things ay tinitira. Yes. So, ang plan po, ang logging at saka cyberwatching will account, ayon sa ating statistics, will account to more than 14% to 16% ng deforestation sa buong Pilipinas. Ang charcoal making po at wood gathering na hindi po tama will result in around 8% to 9% ng deforestation rate natin sa Pilipinas. So, kumbaga, dyan po sa mga studies na yan, ay nakikita natin na hindi po natin nagtutunan ng bantin yung charcoal making, pero napakalaki po ng role sa pagkawala ng ating mga kagubatan. So, dahil po dyan, nirekomenda po natin na gumawa ng isang polisiya sa national level sa green charcoal. So, sa dito sa Cagayan po, hindi po ganun ka-pronounce ang charcoal making at present. Hindi gaya po dati. Kasi po, wala na tayo masyadong na-apprehend at na-observe na charcoal making. Okay. Ang isang matindi po na pinabantayan natin na may kalit tulad na effect po ay yung kainin making, yung clearing po. Yeah. Around 8-10% din po ang effect niya. So imagine nyo po, mining, etc., 8%. Yan pong kainin, 10%. So parang hindi natin pinapansin. Pero yun po yung napakalaki ng problema din. So kaya yun po ang pantay-gubat natin ngayon na dinagdagan natin ng sa buong Cagayan ay 90 lang po kami, 90 personnel directly involved in enforcement, ay ang unang tinitignan natin na observable threat ay yung kahingin making at saka charcoal. Kasi po, dun sa itinudulot na pagkawala ng ating secondary growth na forest. Okay. So, pag pinanggal po yan para gawing taniman, hindi na po babalik talaga. Yan po yung nangyari dyan at yan po yung gusto nating iwasan. In fact, may direktiba po sa amin na i-map out through the use of drone kung gaano kalaki yung mga nakakahingin sa aming mga jurisdiction. Okay. So, yun po sana ang gusto namin ipinapaalala sa ating mga kababayan na wag po basta-basta mag-clear cut ng mga maliit na kahoy na gawing taniman. At dapat po yung agroforestry na rin po tayo, may tanim na konti para sa kabuhayan at mas maraming tanim na puno. Going back to that question on the charcoal attorney, dito sa Tugay Ground, open po at magbebenta ng uling. Especially dyan sa Don Domingo Market. Opo. Siguro kung mapa-stop natin ang market niyan, ay wala na magbebiyahe ng uling na galing sa Isabela at sa Capilla Blanca. Opo, in fact, ang binupush po natin dyan, sir, is kung paano natin ma-identify yung uling na galing sa mga branches ng mga mangga, mga deregulated species, at yung galing sa bundok. So ngayon po, medyo masakit sa ating mga kababayan kasi we cannot determine once na na-carbonized na po kung saan yung medyo allowable na pinanggalingan at saka yung hindi dapat. So yun po yung gusto namin ay tingin at magkaroon ng isang polisiya doon kasi ay after naging uling po, nahirapan na kaming malaman kung ito ba ay galing sa bundok o galing sa mga yung tinatawag nilang officing method ng mga ating kababayan, yung pinutol mo yung madre de cacao tapos tutubo din tapos gagawin mong uli. Ang problema, attorney, kung magbiyahe ang taga Isabela ng uling ay isang load ng elf. Kundi forward pa yung mga napupuno. Oh, at I have observed. Yung iba po dyan ay galing po sa driftwood na kung sa Isabela po sinasabi nyo na galing. Meron po mga ibang areas doon na may driftwood noong time noong mga nakaraang mga baha na inuuling po nila. So, internal rules namin dito sa Region 2 is to remove yung, ang pinakamalaki po demand dyan ay Metro Manila and vicinity, sir.
sa NCR. Dahil sa mga lechonan at mga buwan, mga chicken, lechon, etc., baboy, gano'n. Ang gagawin natin dyan ay in-stop, since 2012 po, in-stop ko yung paglabas sa Region 2 ng mga uling. Kasi 80% ng inuuling sa Region 2 ay dati noong before that ay nilalabas sa Region 2. So nung in-stop ng Region 2 ang mag-appel, malabas ng ating region, nabawasan po yung pag-uuling kasi ang nasisirculate na lang po dito yung demand ng Region 2. Ganun po yung parang internal na regional memorandum circular natin since 2012 po. Ang masakya pa, attorney, yung resibo na binayaran nila sa Ilagan for permit to transport, ilang beses na ginagamit po. And I can attest to this fact. Kasi noong panahon ni yung sentro sa Ilagan ngayon, si Lando. Pedro Aznar. Pedro Aznar po. Yung sentro dito sa... Si Gayo. I was active in apprehending Sean Lambert and Charcoal Den, attorney. Ang na-observe ko, ginagamit ng ilang beses yung resibo ng permit to transport. Opo, wala na po kaming bandyer dito sa Peña Blanca. Mga illegal na po kung maraming lumalabas. Kasi hindi na po ako nagpipirma ngayon. Ako na po pumipirma ngayon, sir, ng mga transport within Penrose sa office. So lahat, recutting, etc., ang Pedro na po ngayon because sa office po namin yan. So, mula nung umupo po ako, hindi po kami istriktuhan na po namin ng pagpakapel palabas ng mga charcoal po. Aha. Attorney, kanina nabanggit mo baka ito ay puno ng mangga, driftwood, puno ng ano. The common denominator, attorney, is that maging anuman na klaseng ano ito, punong kahoy o sanga, as long sa ginawa sa ng uling hindi na makita. Pero the common denominator sana dito is that wala talagang ano, wala talagang market. So mapipilitan silang ano, hindi gagawa ng ano kasi gagastos din sila ng gagawa ng uling eh. So kung walang market, tapos sa usapan. Kanina nabanggit mo, attorney, na mayroong mga problema kagaya ng kaingin at ilang pa diyan. And now, as head of sa probinsya, ikaw po, attorney, ano, what are the tailor-fitted solution in relation to this problem mentioned by you? Opo, yung gusto ko po linawin, no, yung charcoal making, kainin, at yan po ay may mga socio-economic dimension po yan na reality sa Pilipinas na kaya po ng charcoal at saka wood fuel. Sa mga study, wala po tayong magawa kasi 36% pa rin ng household study sa Pilipinas ay nagre-rely ng charcoal and wood fuel. Dahil mas gusto natin daw sa kultura natin yung broil, yung roasted. Okay, anyway, para po ang rekomendasyon po namin dyan is tama nga po kayo to deny the market. Ang hindi po natin masyadong na deny dahil na lang din po sa humanitarian considerations ay yung mga maliliit na wood fuel gatherers at mga charcoal makers. Ang buwan po natin dyan ay we go after, yun po ang rekomendasyon ko po, ay sinasabi ko po sa mga generous boys, we go after the supplier, yun pong middleman, kasi sila po ay nakikinabang dun sa mga paghihirap ng mga kababayan natin nasa baba. Even in Carnaval laging po ay ang middleman o yung capitalista yung kailangan talaga dapat natin huliin. Saka sa mga palad, magaling din po yung mga kasama natin yan, hindi sila tumatama sa kanilang mga epektos. Kaya ang nahuhuli tayo natin ay pahinante at driver. Okay. Paano po natin panyan, ang buwan natin para makuwan natin yan? Ang una is once nakahuli, no release policy po tayo. Nung ako Jeep Legal since 2010, may bid po kami sa no-release policy. So,
talagang strict po kami, walang release po. Kaya kasi yan po yung economic punishment na po nung legal man na may-ari ng mga sasakyan ay hindi ma-release po yung kanilang mga sasakyan. Aha. Pangalawa po dyan sa Kaingin, sabi ko po sa Seno, lately lang po mga 3 months ago is kung wala akong makakasuhan talaga at laging puro pang unawa ang gagawin natin. Ulit-ulitin po nila, despite our, yung parang inherent na naaawa po tayo sa ating mga upland dwellers na yun lang po isang marginal, marginal farmers po sila talaga, kaya nga sila nandun sa taas. So ang ginagawa natin ngayon is yung mga malalaking mga nagkakaingin talaga, yun lang dapat na may kasuhan. So dyan sa Binyablanca po, nagkaroon po kami ng board dyan, pag-usap sa mga local government, yung sa mga barangay na fight po yung sinasabi nila na mga maliliit na buwan, pero kailangan po natin mag-file ng case at katalukuyan po marami po tayong dinodocument na mga cases sa Kaingin. Iba po ang Kaingin sa actual na pag nahuli natin yung kahoy kasi iba yung requirement. Ang Kaingin po dapat po ay maaktuhan natin yung kahingero. Pangalawa, maimapa natin yung kinaingin na within forest po. At pangatlo po ay magkaroon ng inventaryo. So ito po yung ebidensya na binabato sa atin, sa sinasabi sa atin ng batas kapag po kaingin versus yung mga nahuhuli ang kahoy. So yun po yung medyo challenge natin. At yan naman po yung sinasabi natin na we have to really be enforcing the law kahit po minsan ay ang nakasamaan po yung mga kababayan sa ating mga upland dwellers sa development side po ay hindi kaya na lang po namin sila na sumama sa National Greening Program para po kahit sa paano kahit konting halaga ay nakakapagbigay tayo ng ayuda at the same time ay masasabi nating magtatanim sila at magkaroon ng tinatawag na agroforestry practices yung tanim ng mais, tanim ng mga munggo at saka pulo. So yun po yung tinitignan natin. At tama po kayo, isang programa natin ngayon is in-assess na po natin yung mga dating 20-30 years ago na inisyuhan natin ng individual stewardship contract o kaya yung mga certificate of stewardship contract na mga 3 hectares below. Kasi kapag nakita po natin na wala pong punong itinanim dyan out of the 25 years na nasa kanila yan at puro mais, magre-recommend po tayo na hindi i-renew at ibabalik sa gobyerno para naibigay po dun sa gustong magtanim. So yan po yung isang programa natin since last year sa national na yung CSC at mga ISF assessment. So okay. Para po yung mga puro mais na lang ngayon, patuto silang magtanim na mga puno din po. Okay, ito ang debate sa text dito, Sir, paano na kami na dating nagsasaka dito sa aming lugar, in-award naman na itong lupa, area namin sa isang malaking tao. Okay. Yun po yung mga illegal transfer po. Kailangan pong yung mga transfer na gano'n, dinodokumento na rin po namin ngayon. At tinitignan namin yung compliance ng transferee. Kasi po, ayon sa batas natin, kapag transferee ka, dapat pareho din yung gagawin mo dun sa lupa yung purpose ng agroforestry. So, at saka yung kakayahan kung pasok ka dun sa indigence, yung mga ganito po, sa ating mga forest land. Aha. At Roni, nabanggit mo kanina dun sa no release order, definitely since 2010, doon sa mga apprehensions nyo, lalo yung mga vehicles na yan po ay naglululan ng mga song numbers. So, most often, kapag meron kayong apprehension, ay the vehicle concern is impounded and it's always in favor of government kapag ganun. Now, kapag marami na kayong sasakyan dyan sa DNR, because of confiscation and no release order. Pwede ba ang isang ahensya ng gobyerno kung halimbawa DepEd walang nasasakyan o isang ahensya ng gobyerno na medyo walang mobility sa kanilang mga program in relation to the whole of the nation approach?
Pwede bang ano? Humingi sila sa DNR yung mga vehikulo na in favor of government na? Opo. Pag natapos na po yung... Kaso. Opo. Natapos na po yung kaso is i-request po nung mga nagpustong mag-request ng sabakyan sa DNR kung meron pong available. Tapos ipapa-inspect namin sa COA at magkakaroon ng ticket donation. Yung iba po, unserviceable, sir, kasi karamihan po dyan, yung mga kuluro nga na van, may higit na 50 dito sa mga opisina natin, kailangan na lang po i-condemn niya kasi hindi naman worth nila. So, usually, ang MO nila ng mga ating mga legal transport kasi gumamit ng lumang sasakyan para po yun ang gamitin nila para once na nahuli, kahit hindi mo sila masyadong lugi. Doon po sa mga malalaki, usually po yung mga malalaki, sir, hindi mo nagtatapos sa regional office yung kaso kasi nag-aapil na po sila yan sa central office. So yung no-release policy natin ay strict tayo except doon sa mga exceptions na talagang nakikita natin na walang kinalaman po yung mga may-ari ng sasakyan doon sa pag-puslim. Aha, attorney. Opo. Attorney, diyan halimbawa sa mga sabi mo mga 50 na van ang serviceable na dahil ito yung mga colorum, something like that. Ano pong discretion ng Pedro? Ito ba ibebenta sa diyan? Ipababid? O what will happen to this? Kasi ito ay sore eye diyan sa opisina. Mantaki mo yung mga ang daming sakyan dyan and they will get a lot of area ng inyo pong opisina. So, ano bang gagawin natin dito sa mga sakyan ito? Ibebenta ba natin ng sa mga junk shop? Ipabid ba natin? Ganyan na tapos yung proceed pwede gamitin sa mga makabuluhang bagay. Ano po ang discretion mo rito, attorney? Yan po, ibibid po yan sa power rules po. Yeah. Parang bibiliin ko ng mga kuwan niyang gustong mag-bid, yung auction. Ah, it's good. Ay, yung kuwan po, kasaluhuyan po yung kuwan, yung assessment po natin. Doon po sa mga kahoy po, kasi lagi po nakikita ko pag may ina-inuse na nahuli tayo, pati yung ating ganyan ang illegal lagging task force, ay tinatanong ko saan pupunta at kung saan daw pupunta. Ang rule po natin ngayon ay nahuna po ang DFS na pinagdodonatan at tapos po yung mga nangailangang agencies na may request after po maging final and executory yung confiscation order. Pero po, ngayon sa Korea nang the illegal lying task force, pero po kasapan ng task force na kire-request po sa DNR once para confiscate na maging idodonate po sa provincial government for housing na programs nila at yan po ay tatanungin po natin sa nakakataas sa atin kung dahil maganda po yung programa ay magpukuha po tayo ng authority na ganyan po ang paggagamitan dun sa mga nakapagbiskang mga nahoy. Eh, attorney, outright ba ang donation sa Cagayan provincial government na mga nakumpiskang kaway? Hindi, antayin mo na yung hearing sa kaso? Hindi po. Kailangan po matapos yung proceedings. Wala nang appeal. Wala akong nag-claim. At yung umari ay nakapagpaalam na tayo sa mga may criminal cases. So sa ngayon po, yung 2020-2021 confiscation natin, may mga umiikot po ngayon na joint teams from the members na nag-assess at nahanap po at inibilang, ini-inventory po yung mga kahoy po para hindi ko masayang at ma-donate sa mga nangangailangan. Ayan siya, yung DepEd meron at saka yung mga government projects ng ating mga kasamang agencies sa partner agencies sa anti-illegal logging task force. Okay, mabalik tayo doon sa mga impounded na mga vehicle na ginamit si illegal logging attorney. Sa bidding yan, is it lot sale or per unit? Po? Yung sasakyan po? Yung mga sasakyan na natapos na po ang kaso, kung yan po ay ibebenta,
lot sale ba yan or per unit? Yung mga tirato per lot ang usually ginagawa. Yung mga maganda po, wala pa kaming ino-option. Kasi usually, yung mga iba, gaya sabi niyo po, may mga nag-request po through the national best planet at yung mga malalaking sakyan. Okay. Okay. Attorney, may ano from you? Meron kasi akong nakuha ng impormasyon na may kaugnay pa rin po dito sa inyong programa sa tree planting program po ninyo diyan sa bayan po ng Gataran, particular sa barangay San Carlos Gataran. May balita po kasi at na-receive po tayong reklamo ng umaabot umano sa halos 60 mga upland farmers na beneficiaries ang dapat makinabang doon sa assistance ng DNR na kung saan yung iba doon ay nakatanggap na ng mahigit 35,000 para sa 3 hektarya na dapat nilang tamnan. Yung ito yung I'm referring to upland. Ano po? Ang masama nito, yun daw ang ipinaliwanag ng kasamahan po ninyo from Senro Apare the time na bago pa man ho na i-apply itong mga beneficiaries na ito. Pero nung releasing na ng pera, ang napagalaman ng DCCB, sinabi daw ng mga kasamahan po ninyo, ipasakamay muna kay Kapitan Cabarwan, Reynaldo Cabarwan. Ang contracting na po natin ngayon ay hindi po sa people's organization, kundi sa family na po. Bakit ganon? Dati po kami, PO-based tayo, pero nakita natin na ng national central office natin na kapag po ay kapag po ay PO, ay usually yung mga tumatanggap. So, i-check po yan yung sa San Carlos, Gataran. Yes, paki-check po ninyo ng mabuti, sir. Kasi yung mga farmers, may nakakuha na lamang daw ng mahigit 1,000. Ang pangaba po nila, baka magastos ni Kapitan yung pera na dapat sana ipambili na nila ng mga seedlings. Attorney, pwede ba bang ipasakamay ng DNR employee yung para sa mga farmers na yan sa Kapitan, the fact na you are dealing with the families? Hindi po kami, ang pagkakalam ko po, mismong yung kasir ko po, Kakenro, pumunta dyan, na nagpa-receive po eh. Bakit po, ganun po yung reklamo nila, sir? Kasi maraming nagre-reklamo, attorney, tungkol po dyan. Meron, mag-1,000 na lang daw, ano ba naman yan? Unless otherwise, I hope not, na there are some, shall we say, magic? Baka may magic sarap. Baka na kapitan. Aha. Hello, sir. Hello, Ronnie. Yan po, i-check. Aman po, maganda po. At thank you po for telling me now na may ganitong nangyayari. Kasi ang pagkakalam ko po ay direct to the farmer family. Beneficiary po ang ating po. Ang payment. So, may interest to those sinabi ko itong mga pangalan, sila kapitan, ay gagawa po tayo ng verification po dyan at para po bigyan sila ng pagkakataong mag-explain naman po. Aha, at kung halimbawa matapos yung investigasyon, Penro, siguro naman i-update nyo lang ang DCCB so that yung mga suspecta nila tungkol sa mga DNR employees who maybe in cahoots in this kind of monkey system ay malinawan naman for the benefit ng mga hindi naman gumagawa. Unfair naman kung ganun yung suspecta pero hindi naman ginagawa na DNR. So upon your investigation, pag natapos po, Penro, you just feel free to dial this program and update us para sa ganun naman, kawawa naman yung mga empleyado na nababahiran ng pangalan na wala namang ginagawa. Sige po. Salamat po. Thank you po. Sige, maasa kami, attorney, dahil ang pagkakaalam po namin na binanggit po nila is
sila daw sana yung bibili ng mga seedlings para itanim doon sa kanilang mga lupa at yun ang kanilang aalagaan para may balik po yung greening nung kanilang mga lupa yun, sir. Opo, dapat po yung family mismo mag-raise ng seedlings po. Okay, attorney, with the remaining time, minute that we had before we are going to wind up this program, may we have now your parting shot sa inyong ilang mga announcement mo para sa the whole province and our kababayan listening within and outside the country because naka-live stream po tayo, live the radio at live sa dalawang Facebook ng Diretsahan po. Go on, attorney. Opo, sa mga nakatinig po natin ay gusto ko pong ay pabatid na ang DNR po ay nagsasagawa ngayon po ng malawakang pagtatanim sa upland at saka lowland sa ating mga riverbanks using bamboo propagules para po sa mga ating riverbank protection at inanyan po namin yung mga kababayan natin along di Cagayan River and yung mga tributary rivers ito na makilawag sa ating programa. Doon po sa mga kababayan natin may mga lupa, ay lakeland na gustong pamlan, open po kami na magbigay ng free seedlings o express sa ating pong mga kababayan through our mechanized nursery sa Solana, Cagayan. At kailangan lang po natin dyan ay request letter na hindi nyo na kailangan idalhin sa opisina. Sir, pasingit lang, mayroon lang akong nakalimutang itanong, narinig ko po yung lupain eh. Meron kasi akong kakilala na nagpapatulong para doon sa free titling po ninyo ng itong alienable land o itong mga A&B. Hindi A&B. Oo. Eh baka sooner eh pwedeng itapig po natin 'yan. Opo, opo. Sige po, yung sa A&B lands pwedeng isang session po natin kasi mababa din po 'yan. Oo, kasi attorney, meron din yung mga empower na kung saan ay mostly ay napasa kanila yung mga alienable disposable land and I think siguro one na time yan po ang topic natin na segment yung diretsahan at saka yung Pendro office in tandem to discuss this program. Okay, attorney, maraming salamat, isang magandang gabi po sa iyo at sana naman ay magkatuwang ang diretsahan at ang inyong opisina for the benefit of our kababayan na taga-Cagayan. Maraming salamat po, attorney. Thank you po. Okay. So yan po, si attorney Ismael Manaligod, ang Penro officer ng DNR Cagayan. Ang ating nakabalan. So, hindi na natin nakatopic yung tungkol sa mga politiko-politiko. Okay, yun na nga eh. Regards ko nun sa iyo ni Vino Brancons. Mga ganyan ba at marami si babalik ata si Anthony daw ganoon sino pa si yung mga datihan nakakalabang niya name record Name record pero paano ko yung mga tao pare ayaw na nila na mga old record mga new records din na the advantage the equity of the incumbent ha? So anyway mga kaibigan dumating na naman ang oras ng ating kumindad ng ating orasan haring orasan anyway at sa ating mga viewers and listeners around the world thank you very much ano sa inyong pagtatabay pagsubaybay sa programang ito at wala si Kak Chris si Zaldi na sa technical studio si Daniel Baligot para sa ating live streaming paalam na tayo dyan. Yes, muli po kami nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa programang diretsahan na ngayong hapong ito ng Lunes. Ang inyong abang lingkod, Jun Acosta, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, parin Toy. Ang iyong abang lingkod, Kain Toy, ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa iyong isang oras na pagkikilik. Okay, at maraming salamat sa ating magkikipanayam sa Pendro ng Cagayan, si Attorney Ismael Manaligod. Maraming salamat po,
attorney, ano? At sa ngalan ng Cagayan Valley Media Center Lumang Consultancy na nagmamayari ng programang Diretsahan, nag-iwan na naman kami ng katagang kung wala magsasabi sa inyo ng mga totoong balita, ilang mga bagay, mga pangyayari at sitwasyon na dapat nyo malaman ay sino magsabi sa inyo. Ang tanong kung hindi ngayon kailan, kaya palagi nakatutok sa ating programang Diretsahan! Isang magandang gabi po sa ating lahat. Naway patnubayan po tayo ng poong may kapal. Bangayo! God bless us all and your lingkod, OG Andal Herona, nagsasabing stay COVID-free.